Ang kwento ni Salampid. Noong unang panahon, may mag-asawang datu at bais Agaminayog. May isa silang anak na babae na nagngangalang Sulampid. Pinag-aral siya sa isang paaralan sa Antara Langit na matatagpuan sa pagitan ng langit at lupa. Ay pinadala siya upang mag-aral ng banal na Koran hanggang sa umako siyang napakagandang dalaga. Naging guro niya si Sumesen sa Alongan. Hingi nagtagal, nagkasakit ang datu ng Agaminayog. Malubha ang sakit nito at ipinialam kay Sulampid. Umuwi si Sulampid at pinuntahan ang kanyang ama. Oh, ma! Ano nangyari sa iyo? Ang nag-aalalang tanong ng dalaga. Sumagot sa kanya ang ama. Mahal kong anak, malapit na yata akong mawala sa mundong ito. Gusto kong basahin mo sa akin ang Quran bago ako mamatay. At huwag mo kalilimutang mag-abuloy o magbigay ng sadaka sa aking pangalan. Oh, ma! Kinagagalak ko pong gawin ang iyong mga kahilingan. Ang sagot sa kanya ni Sulampid. Umupo siya sa tabi ng kanyang amang may sakit at sinimulan niya ang pag-awit ng bawat bersikulo ng Quran. Nang marinig ang kanyang boses, tumigil ang ihip ng hangin at ang mga ibon ay tumigil sa paglibad. Tumigil din ang mga dahon sa paggalaw. Pagkatapos niyang mabasa ang Quran, namatay ang kanyang ama. Tumangis ng malakas ang dalaga. Oh, ma! Bakit mo kami iniwan sa mundong ito? Umiiyak si Sulampid patungo sa kanyang ina at niyakap niya ito. Umiiyak din ang lahat ng nasa bahay. Inihanda ang datu para sa kanyang libing. Pagkatapos ng pagdadasal, inilibing ang datu sa Agaminayog. Sumunod naman ang pang-araw-araw na dasal at pagkatapos, bumalik na si Sulampid sa Antara Langit. Pagkatapos ng 100th araw mula nang mamatay ang ama ni Sulampid, bumalik na siya para sa isang kaugaliang sinusunod ng kanyang ama. Tinulungan ni Sulampid ang kanyang ina sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Nang mga oras na yon, nanonood sa kanya ang kanyang guro na si Sumesen sa Alongan at hinihulog niya ang isang sulat na may larawan niya para kay Sulampid. Sinadya niyang ihulog ang sulat sa harap ni Sulampid. Kinuha ng bayang Agaminayog ang sulat na may larawan. Pumasok kaagad ito sa kanyang silid at tinago ang sulat. Bago niya itinago ang sulat, tiningnan muna niya ang larawan ni Sumesen sa Alongan at humanga siya sa gandang lalaki nito. Abala naman si Sulampid sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita at pagkatapos ay pinakain niya ang lahat ng mga naroroon. Pagkatapos ng lahat, pumunta na si Sulampid sa Lamin, ang tore ng prinsesa, upang matulog. Nanaginip siya na may isang matandang lalaki na pumunta sa kanya at nagsabing, Sulampid, hindi mo ba alam na si Sumesen ay naghuhulog ng sulat at larawan para sa iyo, ngunit kinuha ng inyong ina at doon itinago sa kanyang kahon. Gumising ka at buksan mo ang kahon at kunin mo ang sulat. Gumising si Sulampid at sinunod ang sinabi ng matanda at natagpuan niya doon ang sulat at larawan. Binasa niya ang sulat. Para sa ina ni Sulampid ang sulat at nagsasabing umiibig si Sumesen kay Sulampid at gusto niya rin itong pakasalan. Sinunog ni Sulampid ang sulat, kinuha niya ang larawan at dali-dali siyang umalis ng bahay. Nang dumating ang kanyang ina, kaagad niyang namalayan na bukas ang kanyang kahon. Nalaman niyang walang larawan at sulat. Alam din niya na walang ibang magbubukas ng kahon maliban sa kanyang anak. Pumunta siya ng Lamin, ngunit wala na si Sulampid. Bumaba siya at nakita niya itong papaluyo na sa turongan. Galit na galit ang ina ni Sulampid. Kumuha siya ng kutsilyo at nagbalak na patayin si Sulampid. Muntik na niyang maabutan ito, ngunit tumalon siya sa ilog.
Lumango siya hanggang sa makarating sa kabilang dako ng ilog. Lumakad siya ng lumakad hanggang sa makarating siya sa isang bahay na may dalawang matanda. Bingi ang isang matanda at bulag naman ang isa. Pumasok kaagad si Sulampid at nagtago. Dali-dali niyang sinara ang pinto. Maya-maya, dumating ang kanyang ina. Hinahanap si Sulampid doon, ngunit nabigo siya. Hindi niya nakita si Sulampid, kaya bumalik na siya sa kanilang bahay. Pagkaraan ng ilang araw, may tatlong magkakapatid na binatang dumating sa bahay na pinagtataguan ni Sulampid. Nagtago si Sulampid sa silid, ngunit nakita rin siya. Nakinig ang magkakapatid sa kanyang kwento, at napagkasunduan nilang iturin siya na kanilang sariling kapatid. Dahil sa natuklasan din nila may maganda itong boses, pinakayusapan nila ang kanilang guro, si Raja Indrapatra, na tanggapin si Sulampid na isa sa kanilang mga mag-aral. Hindi nagtagal, umibig si Raja Indrapatra kay Sulampid at pinakasalan niya ito.